So for today's video, gusto ko lang kayo i-update sa kung anong yung kaganapan sa paghahanap ko kay Kuya Bagger. So ngayong araw nga ay pumunta kami sa lugar kung saan siya nakatira. At tama naman yung binigay na address sa atin ng source natin. Okay? So nahanap nga natin si Kuya Bagger, pero hindi siya humarap sa akin sa barangay. Yeah. Di talaga sisipot yun, kahit naman ako, hindi ako sisipot. Kasi matatakot talaga ako. Baka sabi, papadampot mo ako sa barangay. Di dapat kumusa ka nalang pumunta doon sa bahay nila. Nagpasama ka nalang kay Kapitan o kaya kay sa mga barangay tanod. Kaya kung sino mga kagawad doon. Para doon nalang kayo mag-usap-usap sa bahay nila. Kanala lang dapat. Team ko doon sa bahay nila. Kasi nagpaiwan ako sa barangay. Kasi nga, mas maigi na doon nalang kami makapag-usap. It's a good intention na gusto ko makita si Kuya Bagger at makapag-usap kami. Tapos, ang sabi ni Kuya Bagger at mama niya, susunod sila sa barangay. Dapat ganito, dapat ate ang ginawa mo. So kung ando naman yung ano, yung nanay niya, ang mama niya, dapat kung hindi pumunta doon, dapat hiningin mo yung contact number niya, cellphone number niya. Tapos tinawagan mo siya, kinausap mo siya, nandito kayo sa barangay, na pumunta rito kasi tutulungan mo siya. Dapat ganun ang ginawa mo. Si Madam Josefina, na mama ni Kuya Bagger, dumating sa barangay na hindi niya kasama si Kuya Bagger. Akala ni Nanay Josefina, si Kuya Bagger ay pumunta na ng barangay. Pero, hindi siya pumunta ng barangay. Hindi siya... Kita mo. Hindi talaga pupunta talaga yon. Sinasabi ko sa iyo, hindi pupunta talaga yun. May takot talaga yon. Baka iniisip yun na ipapadampot mo nga. Kaya ang gagawin yun, hindi magpapakita sa iyo. Tumalis daw siya, may dalang kumuha ng baga tsaka kumuha ng payong. Tapos lumabas ng bahay. So akala ni Nanay Josefina nauna sa kanya. Pero hindi siya dumating. Na-interview natin si Nanay Josefina. Nagtatrabaho yung bagger, ini-istorbo mo. Ginawan mo ng kwento, ginawan mo ng video para ba i-content mo lang. So anong nangyari, nag-viral at napanood ng management ng Walter Mart. Ang ginawa doon, panigurado, hindi siya gusto na umalis, pinorse resign yan. Ang iba't ibang kaalaman tungkol kay Kuya Bagger sa mga pinagdadaanan niya sa buhay at kung anong ugali na meron si Kuya Bagger. So at least nagkaroon tayo ng idea kung bakit siya ganun nung mga oras na yon sa loob ng supermarket. Okay? So ang full video mga madam sir ng pag-uusap namin ni Nanay Josefina sa loob ng barangay, i-upload ko kapag tapos na ko rin na rin kausapin si Kuya Bagger. Kasi nakipag-coordinate rin ako sa barangay na tinutulungan nila ako na ma-resolve nga itong problema dahil good intention naman yung dahilan natin kaya gusto nating makita si Kuya Bagger. Okay? Tapos sila Madam Rose, mas maganda talaga doon. Puntahan niyo na lang in person doon sa bahay nila. O bago kayo pumunta, tawagan mo muna yung bagger. Na ganun ang gagawin mo sa kanya, tutulungan mo siya. Na huwag umalis para magkaabutan kayo doon. Mabutan mo siya. Tapos sila yung tumulong sa akin para para makausap si nanay ni Kuya Bagger at kung sana ay na makausap din natin si Kuya Bagger dahil nag-set ulit tayo ng appointment ng time at sila, sabi nila madam ay sila na mismo ang pupunta doon kay Kuya Bagger para kausapin siya na humarap nga sa atin. Kasi nga ang intention natin ay makatulong lalo na doon sa mama ni Kuya Bagger dahil kailangan niya na tulong person, at ngayon pala ng tulong sa kanya, puntahan mo na sa bahay nila, kausapin mo kung may pangdagdag tulong ka ba, di dagdagan mo ang tulong, tapos. So ayan, so update ko na lang kayo mga madam sir sa mga kaganapan kung magpapakita ba si Kuya Bagger o hindi. Kaya nga abangan nyo ang full video ng paghahanap ko kay Kuya Bagger at pagkatapos naming nakausap si Kuya Bagger.
Actually, nahanap na naman namin. Yeah, nahanap naman na namin si Kuya Bagger. Tumakbo lang talaga. Nahanap namin si Kuya Bagger, pero hindi siya, hindi siya... Ayan, ang sinasabi ko eh, talaga matatakot talaga yon. Iisipin talaga, nakala nyo, ipapadampo niya. Kasi dumiritso kayo sa barangay eh. Kung ang ginawa nyo dapat, is bago kayo pumunta doon, nakipag-coordinate kayo sa barangay, nasamahan siya, papunta doon sa bahay ng bagger, nagpa-escort kayo sa chairman o kay sa barangay tanod, at doon kayo mag-usap o sa video, dinaan pa kayo, dumaan pa kayo sa barangay na doon pa kayo mag-uusap. Matatakot talaga yun. Nagsumipot. Nauna yung, akala ng nanay niya, nauna na siya. Pagdating doon sa barangay, wala pa pala. Ang sabi, may dalang damit, may dalang bag. Payong. Ang baka naglayas, natakot siguro, akala siguro rin dadampo din siya, ganyan. Baka naglayas yun. Yun. Siguro akala niya, ipapakulo namin siya sa barangay. So, ayan, Kuya Bagger, kung pinapanood mo to, magpakitahan ako yung bagger kasi karapatan ng mga naniniwala sa iyo na malaman yung side mo talaga. Okay? Para malaman nila kung bakit ikaw ay nag-quit sa iyong trabaho or tinanggal ka sa iyong trabaho. Hindi siya nag-quit sa trabaho, tinanggal yan sa trabaho. Management pa ayaw ng kahihiyan na magkaroon ng ganyang sitwasyon. Pinorse resign yan. Kaya pinalalabas lang na nag-resign yung bagger.